Hello, magandang tanghali pong muli sa ating lahat. Ngayon naman po ay nandito na naman po ako muli. At atin naman ngayong ibabahagi kung paano ba mananatiling faithful sa atin ang ating mga partner, ang ating mga boyfriend, girlfriend, or ang ating mga asawa. Paano ba natin sila mamampananatiling hindi silang magtaksil sa atin? Kumbaga, hindi na sila mag-isipang magtaksil. Kung lagi na lang mang silang magiging faithful sa atin, sa kanilang mga partner. Kahit kayo ay magjuta or mag-asawa na ay paano ba natin magagawa na magiging faithful sila sa'yo? Ang pagtataksil ay isa namang choice. Isang choice ito at gayon rin ang pagpamanatiling tapat. Nasa iyo yun. Ano mo yan eh? Choices mo yan. Isa itong choice na ginagawa ng mga mag-asawa. Kahit iba-iba ang mga kwento ng mag-asawa, iisa lang ang katotohanan para sa lahat. Kapag nagiging tapat ka sa partner mo, ibig sabihin ay tinupad mo ang iyong pangangako nung kayo ay humarap sa simbahan, humarap sa pare upang kayo ay pag-isahing dibdib. Para sa ating mga kababaihan, kahit sobrang saya na ang ating mga marriage at tapat tayo or tapat sa inyo ang ating mga partner, naging faithful sila upang mapanatili natin ito, upang mapanatili natin silang maging faithful, ay dapat sundin natin ang mga sumusunod na aking ibabahagi sa inyo. Una po, tanggapin ang maaaring mangyayari ang end fidelity o pagluloko sa relasyon ninyo. Masakit man pero minsan ay kailangan natin itong tanggapin. Tanggapin mo na tanggapin natin na may kahinaan ang ating mga partner. Ang ating mga asawa ay may mga kahinaan. Huwag maging sobrang confident na iisipin natin na hindi kanya kayang lukuhin, hindi niya tayo kayang lukuhin. Ngunit hindi natin lagi siyang dapat inaaway once na dumating yung point na yon na hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nagkaroon siya ng pagkakasala sa iyo, nagawa niyang magtaksil, ay huwag na huwag mo siyang laging aawayin. Kasi ang posibilidad ay pwede niya ay yung pagluluko na yun ay talagang mauuwi sa seryosuhan. Instead na pling-pling lamang, pag palagi natin silang inaaway ay mauuwi ito sa lukuhan. Yan po ito minsan na i-share ko na ito sa atin, na minsan pagka ang ating mga asawa ay minsan nagkamali na isang beses and then lagi natin silang aawayin, ang tindisiyan niyan ay magiging taga-comfort sa kanya ang kanyang third party at tuluyan na tayong iiwan. So instead, kapag tinanggap mo ang kanyang kahinaan, mas mapapatibay ninyo ang inyong pagsasama o ang inyong relasyon. Hindi ka maging hindi yung lagi kang nang-aaway ng bubunganga. Huwag mo siyang i-take for granted dahil sa mga kamalian na kanyang nagawa. Pagsabihan mo siya, pwede mo naman siyang pagsabihan ng maayos or mag-submit ka ng mga leadership sa inyong relasyon. Pero hindi ka dapat ang mangunguna. Dapat pareho-pareho kayo ninyo itong napag-uusapan ng mabuti. Ipaliwanag mo sa kanya ang isang side, ang iyong side kung ano ang nararamdaman mo nung ginawa niya yung pagtataksil na yun. Ipaliwanag mo sa kanya kung gaano ba kasakit yung mga nangyari. Kasi pag maipaliwanag natin sa kanila ng mahinahon, ay mas mauunawaan nila ito. At syempre, pag gaganyan ang mangyayari, kahit papaano ay magkakaroon sila, tatatakyan sa kanilang isipan at mahihiya na silang gawin ulit sa atin iyon. Pangalawa, iwasan ninyo ang paglalaro ng tukso. Iwasan ninyo ang matukso. Iwasan ninyo ang paglalaro ng apoy hanggat maari. Hanggat maari, umiwas kayo sa emotional na cheating o online flirtation na maaring mag-lead sa malaking pagluloko. Yung malalang pagluloko. Dapat open kayong dalawa sa pagbabago. Hindi dapat kayo nagagalit. Kapag tinatama ninyo ang isa't isa, maging accountable. Dapat kayo sa inyong mga action para maiwasan ninyo ang sisihan bilang or mga bilangan ng inyong mga pagkakamali. Number 3, communicate. Mahalaga po 'yon, ang komunikasyon sa inyong bawat isa.
Gawin ninyong habit ang mag-express ng inyong mga damdamin. Sa pamamagitan kasi nito, napapatibay ninyo ang malakas ng at magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin ang lahat ng nilalaman o iyong naiisip sa inyong mga kapartner. Yun. Magdasal araw man o gabi. Laging dapat isenter ninyo sa inyong pagsasama si God. Nakikita yung... Lagi dapat nating isenter sa ating pagsasama ang Diyos. Dahil higit kanino man, siya po ang dapat nating takbuhan kahit masaya man ang inyong pagsasama or anuman ang estado ng inyong pagsasama, mas magpagtibay natin ito pag si God ang laging center ng ating inyong pagsasama. Kaya lagi tayong magpasalamat, magdasal kung anuman ang mga problema ay humiling tayo ng tulong sa Kanya na sana ay malagpasan natin or kung anuman ang dapat nating ipasasalamat, maliit na bagay o malaking bagay ay lagi po natin itong gagawin. Gagawin ninyo dapat itong magka-partner. Dapat may commitment kayo para pasayahin ang bawat isa. Huwag maging praning. Yung minsan yung tayong mga babae ay madalas na nangyayari sa atin yan. Yung nagiging praning wife ka, yung minsan yung kinakalkal natin yung kanilang mga cellphone or yung kanilang mga damit, tinitingnan natin. Kasi pagka sa mga ganyang pangyayari ay iniisip niya na talagang wala ka ng tiwala. Yung iba minsan pag natutulog ay kinakalkal ang kanyang cellphone. Dapat iwasan po natin yan kasi privacy po nila yan. Kailangan kahit na kayo po ay mag-asawa na, kailangan pa rin po nila ng privacy sa kanilang mga sarili. Yung mga private. Yung mga ganyan cellphone na kung wala ka namang dapat na ipagduda, bakit kailangan mong kalkalin ang cellphone niya? Di po ba kalkalin mo ng palihim ang kanyang cellphone? Kasi pag nakikita niya yan na ginagawa mo, talagang magkakaroon siya ng doubt na hindi ka nagtitiwala sa kanya. Kahit pa tumanda na kayo, mas titibay ang pagsasama ninyo kung nandoon yung tiwala, katapatan, trust, respect, pag-aalaga, katapatan, at syempre yung pagmamahal. Yun po dapat ang mananatili upang laging maging faithful sa atin ang mga partner at hindi na niya iisipin pa na maghanap pa ng iba dahil alam niya sa'yo pa lang ay kontento na siya. So bakit pa wala na siyang rason para maghanap pa ng iba kung lahat naman nang nakikita niya na hinahanap niya sa isang babae ay nandiyan na sa'yo. Ang pag-ibig mapagmahal, malambing, understanding, supportive, at mapag-aruga, lalong-lalo na sa pamilya at sa mga anak. Ayan po lamang, maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.